guys, dito na naman ako sa Golden Bay. Yan, pero bago ang lahat, paki-like, like na, and share and subscribe my channel para updated kayo kung anong meron sa channel ko. Kaya bye for now. Guys, kahit nanghihina ako dahil nga sa mga pangyayari, ganito pala yung mga buhay na mga ibang mga Pilipina. Yan, dapat nga tutulungan ay hihilain ka papababa, sinisiraan ka, ganun din lang pala, di ba? Kaya minsan naman ako, siyempre hindi ako sanay sa mga ganyan, ay dinidib-dib-dib-dib ko lang. Kaya pala huwag kayong magdib-dib. Kasi mahirap na pala yung mga ganon. Dinidib-dib nyo. Kayo pala ang maapipiktahan na kagaya sa nangyari sa akin, guys. Ikwento ko sa inyo. At saka kala ko, yun ang katapusan ko. Kasi nga, di ko natiis yung mga panglalait at mga yung gawa-gawa ng istorya. Yun pala, nakakasama pala sa akin. Yun. Nagtaka na lang ako bakit merong ambulansya sa bahay. Hindi ko nga alam kasi nagsasigaw daw ako, nag-iiyak, naninigas. Tsaka para daw sabi ng asawa ko, natakot siya kung anong mangyari sa akin. Akala nga niya mawala na ako dahil naghingi na ako ng tulong. Kaya, yan. Mahirap. Mahirap ka na may mga kaibigan kang ganyan. Diba? Instead, na ang mga Pilipina magtutulungan. Pero hindi, hinihila ka pababa. Kaya, ito, experience ko to. Sabi ko, mas mabuti pang mangamuhan ka ng ibang lahi kaysa mangamuhan ka ng ibang Pilipino, mga kalahi natin na mga mayayabang kunsabaga. Pero tutuusin nga, wala tayong dapat ipagbago kung anong meron tayo. Dahil hindi naman tayo mayaman na nanggaling sa ating bansa, kaya tayo nandito, nagkakayod at hindi tayo umuupo. At iwan ko ba, bakit mayroong mga ganong tao na sobrang yabang, akala nila kung hindi na sila mawawala sa mundo. Kaya thanks God na rin ako na nagpasalamat na rin ako na hanggang ngayon di ako nawala sa mundo. Kasi siguro di ko rin alam kung anong nangyari na rin sa asawa ko dito. Kasi siyempre, hindi niya daw makayanan. Kaya umiyak din siya. Kaya kayong mga mayayabang, tanggal-tanggalin nyo na. Kasi, hindi tayo habang buhay na nandito. Hiram lang natin yung anong meron tayo. At yan. At huwag nyong yung makapasakit kayo sa dibdib ng tao. Dahil pangit yun. Dahil ilagay natin sa mundo, kaya nandito tayo sa ibang bansa, nag-asawa tayo ng ibang lahi, parang umangat ang ating pamilya at umangat rin tayo kahit papaano. Grabe, hindi ko natiis talaga yan, hindi ko natake, guys. Kaibigan ko na si Grace, sabi nga niya sa akin, dahil iba parang hindi na ikaw nakita namin. Grabe.
Di ko akalain, guys, mayroong ambulansya. Ang asawa ko nagtawag sa kaibigan, sabi niya, tawag ka ng ambulansya. Parang madala siya sa ano, madali daw ako doon. Kalain mo ba yan? Ang sakit. Ang sakit. Tinan mo, namamaga yung mata ko. Parang hindi ako nakamove on talaga sa mga ginagawa nila sa akin. Ngayon, pumunta ako sa isang client ko. Kasi may hinatid kami doon. Yun, sinabi din sa akin. Nagpo-prove din na sinisiraan ako. Pero yan, sabi niya sa akin, kung ganun nga daw ako dati pa, yung sinasabi niyang amo ko ngayon, dapat daw, hindi na daw ako naglilinis doon sa ano. Pero nandoon pa rin ako, bakit daw ako gagawa ng istorya? Meron ganun talagang mga Pilipina, ano? Parang masaya silang makapagsira ng mga kapwa-tao. Bakit kaya? Hindi ba? Wag naman sana. Maawa naman kayo sa mga kababayan natin. Wag nyong hihilain pababa. Kayo na nga ang nauna dito. Kayo pa ang sumisira sa kapwa ba? Ano nyo? Tutusin na nga. Pareha-parehas lang tayo. Walang gagamot dito sa mundo. Isip-isipin nyo yan. Akala nyo. Hindi naman ako, mahirap lang ako. Wala akong ipagbago. Kung siguro man nangyayaman man ako ng yayaman, ako po, hindi talaga ako magbabago. Kung ipagpalain ko sa Panginoong Diyos na yayaman ako, na kagaya nila, siguro marami akong matulungan at hindi dapat ipagmayabang. Sobra, grabe, ano? Grabe, sobra talaga, guys. Di ko matake. Grabe. Yun ang sabi na kababayan lang ang papatay sa iyo or magsisira sa buhay mo. Grabe talaga, guys. Ang sakit sa dibdib ko talaga. Hindi ako nakamubun talaga, guys. Until now, imagine. Wednesday pang nangyari yun, guys. Kung siguro kung hindi ako na ano, naka-recover, di na yun siguro ako nakikita, guys, dito sa YouTube. Dahil sa mga kagagawa nila. Dinidibdib ko lang. Kahit nga matagal ako matapos sa trabaho ko sa kanila, kahit kulang nga bayad nila sa akin, hindi ko hinahayaan ko lang talaga. Tinitiis ko lang. Kasi inisip ko, kabawayan ko sila. Malaking tulong na rin yun at malaking tulong na rin sa akin. Pero kung gaganunin na lang din ako, sana naman, mga kababayan na may mga may kaya, palitan na yung ugali nyo, Diyos ko. Dahil, talaga, ito ang naranasan ko noong Wednesday. Talaga, hindi ko akalain na magpapass off na pala ako. Wala na. Asawa ko nag-iiyak na. Di na niya alam. Gusto na daw niyang iiyak. Kasi baka daw ako na depressed. Depressed talaga ako. Dahil kinikimkim ko, masama para yung magkinikimkim mo lang sa yung mga pangyayari. Grabe pala ano mga taong mayayabang, no? Parang hindi galing sa hirap. Diyos ko. Kaya ang ito lang masabi ko sa mga mahirap na galing sa mahirap at nagiging mayaman, ang yan ang sasabi ko sa inyo. Huwag kayong masyadong mataas kasi alam nyo naman yung gulong. Bilog yan at gumugulong. Kaya palitan na yung ugali nyo kung anong meron kayo na nagiging mayaman kayo.
nakasakit kayo sa kapwa, kapwa nyo. At ito lang tips ko nga ibibigay sa inyo kung sino makapanood sa video na ito, na sana palitan na yung ugali kung anong meron kayo, kasi kahit yumaman pa kayo ng yumaman, pag namamatay tayo, di na makilala kung sinong mayaman at sinong mahirap. Masakit sa akin talagang nangyari. Masakit talaga. Kaya ito lang masasabi ko. Na hindi magmamataas sa sarili. Kasi parehas lang tayo pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap. Basta magtatrabaho lang. Diba? Kaya, kung meron mang ano, baguhin nyo ng sarili nyo, baguhin nyo ng ugali nyo. Dahil tayo pantay-pantay lang naman. At magkakababayan tayo. Kaya, di natin ipairal kahit pa matagal ka pa dito, kung matagal kang saan ka man, kahit ano ka pa doon, citizen ka na doon or ano ka doon. Parehas-parehas lang tayo. Uuwi pa rin kayo kung saan kayo nanggagaling. Huwag kayong magsalita ng masasakit sa kapwa-tao nyo kasi masama. Kagaya sa akin, kinikim-kim ko. Muntik-muntik ka na. Di na sana nyo ako nakikita. Kaya, lalo na ngayon, may mga alam-alam ko pang sinasabi at nagdi-deny-deny. Huwag ka nang mag-deny kasi meron na naman akong nagsasabi sa akin na totoo mga sinasabi mo. Kaya, ang hindi pa nakalike, like na, share and subscribe my channel. Parang updated po kayo kung anong meron sa aking channel. Kaya, bye for now.